Hello guys, welcome back to my YouTube channel at ako ulit si Boss Star TV Vlog. Ang tutorial po natin mga bossing ay PS1. Ayan. Sa mga customer ko na nag-aabil sa akin, ito na po yung guide para sa PS1 controller. Ngayon mga bossing, punta tayo sa PS1. Paalala lang mga bossing, kapag nag-aabil po kayo sa akin PC arcade, lahat po na makukuha nyo ay nandito po yan. Halimbawa, ito yung Xbox, main, PS1, PS2, PSP, SNES. Yung SNES, Nintendo po yan. Tapos, Twin Kawax. Ayan. Sa part ng tutorial natin mga bossing, ang gagawin kong tutorial is PS1. Ayan. Tapos, click nyo po yung run application niya na EPSXE. Ayan. And then, open natin. Pagka-open mga bossing at lumitaw na yung screen emulator natin, gagawin nyo po, click option, and then CPU overlocking, and then check nyo po ito, click nyo. Yan. Click nyo lang po yan. Once na-click nyo po yung option sa CPU overlocking, ang gagawin po natin is yung kanyang video quality. Para saan yung video quality? Ito po yung graphics sa game para gumana at maayos yung kanyang resolution. Ngayon, sa resolution, gagawin po natin, depende po sa screen or size ng monitor natin. Ang available ko po ng size ay yung 1360x768. Itong 800 at 600, pwede nyo po baguhin. Yung size niya, kayo na po bahala. And sa akin dito, mga bossing, ayan po yung kanyang tamang perfect resolution. Ang resolution niya, normal. Yan. Original. Yan. Palumaki yung screen. Dapat naka-stretch po yan. And then, OpenGL version 2. Tapos, thread accurate. Ayan. And then, click OK. Halimbawa mga bossing, wala kayong BIOS or bagong format yung PC natin, click nyo po yung BIOS and then select, and then PC, punta tayo this PC, and then Type-C, PC Arcade, PS1, and then BIOS, open, and then click, open, and then okay. Ngayon mga bossing, testing po natin para gumana yung ganyang BIOS na intro niya. Para make sure na gumagana yung mga games natin. Eh mga bossing, nakikita nyo, full quality yung image at yung video niya. Tsaka may sounds po siya. And then, skip po natin sa keyboard. Ayan. And then exit, another run, and then click configure. Sa controller naman po tayo mga bossing, and then port, pad 1. Yan. Click nyo po yung up, left, down, and then right. R1, dito siya, taas, at sa baba. Ayan. And then, select natin, check po natin mabuti yung ginagawa natin mga bossing ha. And then, start. Tapos, dito naman sa taas, R2. And then, L2. Ayan. And then mga bossing, sa tatlong button, ang sa triangle is number 1. Circle is number 2. Yung X, mga bossing, is number 3. Tapos number 4 is square. Ayan mga bossing.
pag ganito, pag ganitong itsura ng ganyang controller, ay dapat meron po kayong ganito kapag nag-avail po kayo sa akin. Para hindi po tayo, para hindi po kayo malito. Ayan. Ngayon, pagkatapos nyo po mag-configure and then okay nyo na po yung kanyang configuration. Automatic po yan mga bossing, nakasave na po yan. Tapos, same lang po dito sa port 2 sa pad 1. Ganun lang po yung kung anong yung ginawa ko sa pad 1, ganun din po yung sa pad 2. Wala po pinagkaiba dun. Same lang po sila. Hanggang doon lang mga bossing at sana may meron kayo natutunan dito sa ating ginawang tutorial. At sa mga darating na araw ay meron tayong tutorial sa PS2, Nintendo, Xbox, PSP. Ayan. Yung apat na yan mga bossing, abangan nyo. Dapat nakasubscribe po kayo para manotice po kayo. Hanggang doon lang at maraming salamat po sa inyo lahat.